Samantala, sa kaugnay na balita bago tumungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington D.C. upang simulan ang kanyang official state visit, dumalo muna ito sa SMX Convention Center sa Pasay City kung saan binuksan ang kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa bilang paggunita sa 121st pagdiriwang ng Labor Day. Ang nasabing kadiwa ay mayroong humigit kumulang 150 mga negosyo na may partisipasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tampok din dito ang mga produktong mas abot kaya sa mga mamimili na mula sa mga local farmers at fisher folks. Kasabay nito, nangako naman ang Pangulo na hindi magpapabaya ang kanyang administrasyon sa sektor ng mga manggagawa, partikular na sa pagbibigay ng proteksyon sa mga ito. Samantala, ang Labor Day ngayong taon ay may temang pabahay, bilihing abot kaya, benepiso ng matatag na trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Bilang pagkilala at pagpupugay sa mga manggagawang Pilipino sa bansa, iba't ibang mga programa ang inilunsad ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Labor and Employment o DOLE. Isa dito ang pagbibigay ng government assistance sa mga manggagawa, job and livelihood fairs at pagpirma sa Memorandum of Agreement o MOA upang palakasin ang labor force sa bansa. Kailanman magpapabaya ang inyong pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleo, lalo na sa ilalim ng aking pamamalakad. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ang proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino ay mananatiling pangunahing prioridad ng aking administrasyon.